Hello, may mga ka-gentle peaks. Magandang hapon muli sa inyo. Ay, sorry. At medyo nagkalaw yung camera. Sorry, magulo na naman ang ating camera. Magpasensyaan nyo na talaga. Pero ito, isishare ko sa inyo. Kasi, dahil dito, sabihin natin may pagkakamali tayo. Pero dahil dito, sa battery na to, muntik na masunog tong ating rechargeable electric pan. So, magandang hapon muli. So, ito Akari rechargeable electric pan. May grill to dito eh. Tinanggal ko lang. So, dahil para mas malakas yung buga, total wala na naman kami mga batang kasama. So, tinanggal ko na lang siya para mas malakas ang buga. Pero maganda sana. Naitapon ko kasi maganda sana kung meron pa rin siya. Para in case na may batang dumating, hindi may pasok na yung kamay dito. So, anyway, mga ka-gentle picks. I-share ko lang sa inyo, no? Kasi itong minodify ko kasi itong electric pan na rechargeable electric pan na to. So matagal ko nang gamit to, no, guys, mga ka-gentle picks. So that pag naka-low switch lang siya, ayan low switch. Ibig sabihin nagagamit ko lang siya ng 4 na oras. So bumili ako ng isa pang battery para kung sakaling after 4 hours meron akong reserbang isa. So, suma total, ultimately, magagamit ko siya ng 8 oras. Kasi every battery na ganito, each battery na ganito, 4 hours mo magagamit. So, ganoon lang nangyari, no, mga ka-gentle picks. So, ang share ko sa inyo, kasi muntik nang masunog. Kasi nag-amoy sunog. Itong ating, tag dito, rechargeable electric pan. So, bakit nagkaganon, mga ka-gentle picks? Kasi ito, naka-standby to, itong battery na to. May battery siya dito. On natin, no? Lagyan natin sa DC. Ayan. Hirap i-switch up. Ayan, gumana na. So, yan, naka-on. Ibig sabihin, gumagana yung battery niya. Medyo magalaw lang yung ating camera. Ngayon lang natin. Tapos, so, nung time na ito naman ang gagamitin ko, kasi expected ko dahil hindi ko naman siya pinulicharge ko siya bago ko siya itabi o itago. So, nung time na kanina lang siguro yun. Kanina lang pala. Ano yung pinagsasabi ko? Basta ito, nung i-charge ko to, nagkaroon ng ano, habang ginagamit ko siya o na nasa AC, kasi AC pwede mo naman kasi siyang gamitin na habang nag-charge ka. So mga lumipas lang na, wala pa siguro mga ilang minuto, sabihin natin 3 minutes, nag-amoy sunog siya. Buti ka mo, mga ka-gentle picks, tag dito, buti na amoy ko. Sabi ko, ba't may nangangamoy kuryente na nasusunog? Kala ko sa kapitbahay lang. So, share ko sa inyo, guys, no? Biglang naisip ko, sabi ko, ba't nagkaganon? Amoy sunog. Di pinatay ko kaagad. Pinatay ko kaagad ko. Sabi ko, ano kaya nangyari? Alam nyo, guys, no? Buti na isalba pa. O ngayon, ginagamit siya, dumagana na. Wala nang amoy na amoy sunog. Yung pala, itong nakastack na to, na charger na to, ingat-ingat lang mga guys, mga ka-gentle picks. Kapag na-stack na yung battery nyo, na alam ba, nagamit nyo na, tapos in-stack ko, nalulubat pa rin siya. Kailangan talaga at sinacharge. Yung dinasabi ng mga merchandiser sa binilang ko nito. So, nung chinik ko to, talagang hindi nag-charge. Tapos, nung inulit ko uli siyang ikabit dito, ang nangyayari, kasi pag alimbawang i-charge natin yung battery niyan, iilaw to, diba? Iilaw to. Ayan, iilaw yan. Tarik ko yung saksak, ha, para ano, yung plug natin, sasaksak natin. Pag mag-charge siya, iilaw yung charging niya. Ayan. Sasako, ha?
Yun. Andale. Yan. Sa-charge natin ha. Ayun, uminaw. Ayan. Ibig sabihin, nag-charge siya. So, nung sinwitch ko siya sa AC para magamit ko siya habang nag-charge. Ayan, tignan niyo. Nag-amoy sunog siya, guys. Mga ilang minuto. Ito ang gamit ko. Di okay na. Tinanggal ko na siya, no? Na-detect ko na ito ang problema. Kasi, nung inulit-uli siya, mga ka-gentle tips, nung inulit ko siya uling i-charge, ito ang kinabit kong itong battery na to. Alam niyo yung nangyari dito sa charging indicator niya. Iilaw siya ng maliwanag. Yan, normal light niya. Tapos biglang magpipil siya hanggang totally mawala. So, nag-isip ako, ano kaya nagiging problema? Tapos ang ginawa ko, guys, chinik yung voltage nito. Wala akong makuwang voltage. May analog tester din kasi ito. So, ang conclusion natin, mga ka-gentle picks, possible na, I will be impossible. Ito talaga ang muntik ng makasira o makasunod ng rechargeable electric pa natin. So, sineshare ko sa inyo, ingat-ingat lang, no? Kasi sayang din. Buti nga, naisalba pa itong ano, akari. O ngayon, wala na siya kamoy sunod. So, pag alimbawang may stock kayo nito, dahil nga, syempre, pag na-low battery na kayo, mayroon kayong reserva. The best naman talaga yon, dahil ako, ginagamit ko talaga pag halimbawa brown out, 8 oras o maghapon. Talagang best talaga meron ang reserva na battery. Pero ingat lang mga ka-gentle picks kasi sayang din pag halimbawa nasunod yung rechargeable electric pan nyo. Alas nasa 4,000 na rin ata itong presyo nito. So dahil dito, muntik nang masira o masunod yung rechargeable electric pan natin. So mga ka-gentle picks, ingat-ingat lang. Basta ito, busted na siya. Wala ka ng masukat na voltage dito. Talagang wala na talaga totally. So huwag nyo na siyang i-charge. O huwag nyo nang gagamitin. Ang problema nga lang mga ka-gentle picks, pag halimbawang hindi nyo alam, syempre, lagi nyo iniisip, uy, may reserva naman akong battery. Pag halimbawang nag-brownout ng mga brownout ng maghapon, 8 oras lang, o kaya magdamag, 8 oras lang akong makatulog. So, swabe na. O, diba? Kadalasan, tulog lang naman natin. Mga 6 hours lang. Mga ganyan. Lalo pag nagkakaedad na. So, sulit na to. Kaso nga lang, ingat lang mga ka-gentle picks. Pag halimbawa, stuck na yung battery nyo. Tapos halimbawa, nag-charge kayo. Itong charging indicator light nyo, nag-pipid. Mga ilang minuto lang. Medyo mag-alala na kayo. Huwag nyo na ituloy. Tanggalin nyo na yung battery nyo. So, basta yun guys, no? Ang i-share ko sa inyo, pag halimbawang ito, indicator light nyo, at nag-charge kayo, nagpalit kayo ng lumang battery, yung dati nyo nang ginagamit, luma na siya, ibig sabihin, second hand na, o basta, ibig sabihin, nagamit nyo na siya, tapos i-charge nyo ulit. Kasi ito, hindi naman talaga lagi naman tayong gumagamit ng rechargeable electric pan. Every, ano lang talaga, pag halimbawang mag-brownout sa bahay, doon lang natin gagamitin yung rechargeable electric pa natin. So, ibig ko sabihin mga ka-gentle picks, pag halimbawa gagamit kayo ng mga itinambay nyo na, pero nagamit nyo na itinambay nyo na battery, observe nyo. Pag halimbawa mga ilang minuto, nagpipid siya. Diba, bright red siya, tapos chinacharge yun, nagpipid siya. Gusto ko sana sa inyo ipakita para ano yan, para makita nyo na nagpipid siya pag halimbawa ganitong battery. Siguro sa susunod na vlog na lang. Basta ganun, pag halimbawa yung gamit nyo na in-stock nyo o ginamit nyo na, tapos itinambay nyo na lang, itinabi nyo mga natin ilang buwan o umabot na ng taon, tapos ginamit nyo ulit, siya yung ginamit yung pang sa dito sa recharge battery, ginamit nyo siya ulit at chinerge nyo. Tapos pag nagpipig, ibig sabihin, unti-unting nawawala itong charging indicator light niya.
mag-alala na kayo. Tanggalin nyo na to, mga ka-Gentle Picks. Masusunog lang tong electric, atong rechargeable electric fan. Sayang lang, mag-aamoy sunog. Kaya na nangyari sa akin, buti na isalba ba. Ngayon, ayos na siya, mga ka-Gentle Picks. Diba? Nagagamit ko siya ulit. Kasi sa totoo lang, matibay ito eh. Matibay itong karo. Tapos may mga pyesa pa. So yun mga ka-Gentle Picks, yun lang masishare ko sa inyo. Basta pag alimbawang, o kahit ano pang mangyari na ano, malaking bagay na pag alimbawang nagpe-paid na to, ibig sabihin nagsho-short siya, nagbibigay siya ng short circuit. Pag nagpe-paid siya, diba, nag-charge kayo. Ito kasi yung outlet ko. So naka-charge siya ngayon. So pag alimbawang ilang minuto niyong kina-charge, nagpe-paid siya, mag-alala na kayo. Quality na yung battery, masusunog lang electric fan nyo, lalo na kung gagamitin nyo ng ano, at dito sa AC, kasi may AC to eh. Pwede kang mag-charge habang ginagamit mo yung AC. Ito ang gamit ko ngayon, AC, while charging. So yun lang mga ka-Gentle Picks, sana may na-share ulit ako sa inyo. Basta ang masasabi ko lang, na-isolve ako ng kasi sa ngayon na mataas ang singil sa kuryente, at kung halimbawa ikaw lang naman mag-isa sa bahay o ikaw lang naman gagamit ng electric fan, mas maigi ito, mas matipid sa kuryente ito dahil napakalito ng wattage na ito. Kasi kita mo naman yung motor ng loot lang compare sa mga ganitong electric fan, lalaki yun yung electric fan, yung mga industrial kasi yung mga plastic na ganito na medyo mali, may motor na yan, may mga winding na yan. So eto, may winding din to, kaso napakalit lang ng motor. So mas matipid pa rin sya, mas makakatipid ka pa rin sa kuryente. So eto yung ginagamit ko. So yun lang mga ka-Gentle Picks, at salamat muli sa Diyos at napapag-share ko sa inyo. Bye-bye!